Hi guys! Pupunta naman kami ngayon sa Kenting, second day ng walang pasok. Kasi holiday. Ayan, diba nagrenta kami ng sasakyan? Kasi nga, napakalayo ng Kenting. Mga 4 to 5 hours. Ayan na nga, pagod na nga si Kuya mong Rico. Ganda talaga ng tunnel dito. Daming tunnel dito eh. Pag gumagala kami, lagi naming nadadaanan. Alam niyo ba yung kasabihan na there's always light at the end of the tunnel? Yan, may light na. Pero actually, ang meaning talaga nun, kahit anong laki ng problema mo, kahit sobrang dark, sa ending, meron pa rin magandang mangyayari sa buhay mo. Hindi lang always dark, there's always light. Char! Diba? Oh, 140 ang takbo ng kuya mo. Takbong antok yarn. Nag-stopover muna kami dito kasi sobrang gutom na kami. Galing pa kasi kami sa Sinchu. Tapos parang eto nasa Tainan na ata kami niyan. Or Chayi. Napakahaba kaya nung expressway. Tsaka anong oras na yan? 12 or 1 a.m. na. Wala pa rin kaming almusal at tanghalian. Dito talaga yung ano, yung stopover kasi yung mga nagugutom sa biyahe at napapagod. Dito bibili ng mga pagkain, magpapahinga saglit. Tapos mahabang expressway na naman. Dito kami sa 7-Eleven bumili. Ang dami ding tao. Tsaka pumipili ako ng ano bang masarap. Ang napili ko ata dyan yan, spaghetti at pesto spaghetti with clam. Tapos eto, recommended to ni Rem. Masarap daw yan. Kaya trinay ko. Oh, dami kong kinuha. Dami kong natuloy pagkain. Sobrang gutom ko kasi. Nahihilo na ako kasi sobrang gutom. Ayan na. Bayad time. Ayan. Thanks pala namin yung parang grapes na CNC at tsaka cranberry juice. Naghahanap kami ng mauupuan. Dito yung kainan nila. Pero walang bakante. Tapos ang linis din ng CR dito. Grabe. Ang linis-linis. Nag-CR kami. Ayan na. May mga bendo din. Sa kotse na lang sana kami kakain. Kasi nakita namin may park pala dun. May mga kumakain din. Kaya nag-decide kami na dun na lang din kami kakain. Maano pa, presko pa yung hangin. Kasi maraming puno. Yan na. Dun kami sa malaking puno pupunta. Kasi walang nakapesto dun. Walang nagde-date. Ang ganda naman ng puno na to. Ang laki. Impress kong tingnan. Sarap tumambay. Kahit sobrang init ng sikat ng araw. Nung pumunta kami dyan, ang sarap sa pakiramdam. Parang malamig.
laking tulong talaga ng mga puno. Ayan, kain na. Masarap pala to, oh. Grabe, na-amaze ako dito, oh. Ang ganda sa personal ng bundok na yan. Parang sabi ko, parang ano, man-made na siya. Kasi ba't ganun? Ang ganda niya. Yan, may akyatan dun sa taas. Sobrang tarik niyan. Pag sa personal mo nakita. Ayan, meron na namang tunnel. Ang ganda. Grabe, napakahaba ng tunnel na to. Yan na. Parang ito yung landmark. Pag nasa Kenting ka na. Ano yan, malaking tulay. Ang gandang tingnan. Parang tower. Ang dami palang ano, puno ng nyog dito sa Kenting. Yan o. Hindi ako makakita ng ganyan sa Taichung. Antok na yan. Kaya lagi kong inaano yun, ginigising. Ganda ng bundok o. Kaya ang daming hiker dito eh. Parang ang gandang puntahan ng mga bundok. Cute yarn. Yan na, natatanong ko na yung dagat. Totoo na to. Excited maligo eh. Pero pagod pa. Hindi pa kami maliligo ngayong pagdating dyan kasi baka mapasma. Alam mo naman, pag Pinoy. Hi! Ang ganda oh. Ang sarap sana mag-stop dyan kasi parang ang ganda mag-picture. Kaso, ngayon nahabol kasi kaming ano, oras. Kasi yung check-in namin, yung pinabook kong hotel, dapat 3 PM naka-check-in na kami. Malilate nga kami ng 1 hour dyan eh, kasi dahil nga nag-stop over kami nung kumain kami kanina. Pero nag-email na ako dun sa may-ari ng hotel. Nag-okay naman siya. Sabi ko mali-late na kami nang dating.
Ang cute nung isa, oh. May ribbon sa helmet. Tapos nung isa naman, may buhok ng... Ay, may balahibo ng manok. Yun, ang ganda ng beach. Nasa bilis ng sasakyan. Ang ganda ng beach. Ang daming rides. You know, pupunta namin yan bukas. Anong oras na to? Mga 5 p.m. na ata to. Ang haba kaya ng biyahe namin. 5 na ba tayo nakarating nun? O 4? Ay, 4 no. 4 pala kami nakarating dyan. Yan, mag-check-in na kami sa hotel. Ayun na, 5,120 yan. One night. Kasi, ano siya, kita yung dagat dyan. May sea view, ocean view, sa Haidu Hotel. Haidu Hostel. Haidu Hotel. Ayan ay. Ayan na. Kailangan ng ARC kapag mag-check-in sa hotel. Or yung Taiwan ID. Ayan. Tsaka bibigyan niya kami nyan. Para sa ano namin yan, breakfast bukas. Pupunta na lang kami dun sa restaurant nila. Para i-claim yung aming breakfast. Ito na yung view ng hotel namin. Ang ganda dito. Ang linis. Parang aesthetic. Yan. Howard Hotel. Howard Hotel yan eh. Ang mahal dyan one night. Nasa 8,000 pataas. Pinakamura na nila yung 8,000. Nung nagtingin ako. Tapos dito yung camping site. Ihahatid namin si Narem. Kasi hindi sila nag-book ng hotel. Magka-camping lang sila dyan. Sa tabing dagat. Next time, ganito na lang gagawin namin. Kasi 150 per head lang. Pag ganyan. Kesa mag-book ng hotel. Mahal. Meron na rin namang liguan dyan. At bihisan yung palitan ng damit. Ang ganda ng view. Ang ganda ng dagat. Tsaka parang ang sarap matulog sa tabing dagat pag gabi kasi dinig na dinig mo yung alon. Ganda naman ang bundok na yun, no? Kakaiba. Yun. Ang tangos eh. Yan, ang Howard Hotel. Howard Beach Resort pala. Ito yung sea view sa from our hotel. Ayan. Ang ano oh. Ganda ng view. Kasi hindi man lang ako nakapag picture pala dito. Naalala ko. Sobrang kulang kasi yung oras. Ayan oh. Na-videohan ko lang na ganyan. Tapos hindi na nga ako nakapagtambay. Kasi after na itong pag-video ko sa hotel na yan, lalabas na naman kami niyan. Para mag... Ay, iidlip lang saglit. Tapos lalabas na para mag-night market. Nakarating ako sa ano, andito sa Kenting. Suot-suot ko pa ano. Yang binigay sa Sandan, sa Sinchu. From Sinchu to Kenting real quick. Diba? Dora. Bye. Part 2 yung ano, night market ng Kenting. Thanks.